Nagbabala! Nagbabala ang HADSI at iba pang mga ahensya ng gobyerno tulad ng PNP, NB, mga law enforcement agencies, ano ho? Sa taong bayan, anila, mag-ingat! Mag-ingat ho kayo sa mga taong nagsisipagbenta sa inyo ng lupain para pabahay sa murang halaga. Ang tinutukoy po ng HADSI ay ang Hermogenes Rodriguez Group. Henry Rodriguez, kasama doon. Kasama din si Judith Rodriguez, si Jaime Toting Robles, at si Alan Bantillo. Isa pang grupo ang Kadakilaan Estate Group na kinabibilangan nina Wilfredo Galicia kayo Titong. Ang Wilfredo Sumulong Torres Group, Bea Deco ay kasama din sa mga grupo na ito. Ang Prince Julian Taliano Group, naroon si Romeo Prado, Acopiado AEOP Group, Roberto Madrigal Acopiado na kasama doon yung Maharlicans, at si Daniel Prianeza, REMA International Foundation Incorporated. Aha. Doña Lourdes, ayun muna, hindi pa tapos eh. Doña Lourdes Ianisa Group. Ganon din, ito pong Mr. and Mrs. Bernardo and Rachel Mabago, De Ocampo Estate Group, number one at kaisa-isahan nilang ano tawag dyan? Promotor, ahente, ayan, Deflayer, open close parenthesis, Divinely Fantastic Land Recover. Wow, kulang na isang parenthesis. Don Ignacio Conrado Estate, DICE, D-I-C-E, ang kanyang acronym, ang bagong lahing Filipino Development Foundation. Don, ulang na yan. Bahala na kayong magdagdag. Don Mariano San Pedro E. Esteban. Edison Hindap. Other Squatting Syndicate. Yan po ang babala ng HADSI dito po sa mga nabanggit na grupo at ang kani-kanilang mga kinatawan sa pagbebenta o na mga nagbebenta ng mga lupain na mura lang ang halaga. Sa biglang tingin, mga kalayang kayo manggi, mukhang maganda naman ang gustong gawin ng gobyerno. Aha, pinuprotektahan ang sambayan ng Pilipino laban doon sa mga mapagsamantala. Yan ay sa biglang tingin. O ngayon, pag hindi mo binigla ang tingin mo, ay malamang marami kang makikita na anomalya. Saan nga ba? Saan nga ba nagmula ito pong mga lupain na ito na bahagi ng kung tawagin nila ay 01-4. Pero bago po lahat, mga kakilatis, ano ho? Nais po muna natin bigyan daan ang pagbibigay pugay dito po kay PDEA Director General Aaron N. Aquino. Siya po ay napatunayan na tama, tumpak, illegal drug buster doon po sa nakapuslit o pinapuslit sa kostong na mga kuno ay magnetic lifters. Pero lumalabas,
Ginawa lang palang hawig-hawig. Wala namang magnet. At wala ibang mga components na magpapatunay na iyon ay magnetic lifters. Aha. So, mabuhay ka, PDEA Director General Aaron N. Aquino. Ngayon, titingnan po natin kung saan ang gagaling, ano ang pinanggagalingan na ito pong lupain na ating pinag-uusapan. Ha? Regalian Doctrine. Ito po yung isang pamamaraan ng pagkakaroon ng ari-arian. Lupa man yan, ginto man yan, o ano pa man. Regalian Doctrine. Ito po yung doktrina na sa loob ng mahabang panahon, biblical times pa, uso na. Aha, ito ay persahang pangangamkam ng lupain sa pamagitan ng dahas. Aha. Kumbaga, ito pong ating Pilipinas, ang ating lupang hinirang, inagaw sa atin ng Espanya. So ngayon, kanila na daw ito. Pinatituluhan nila. Ano bang tawag na doon? CTC? COT? COC? Ha? Dali. Tingnan natin yung ebidensya rito. May ebidensya rito kung ano yun eh. Hindi po ba? Tingnan natin kung swak na swak sa inyong panlasa ito. Well, bago natin hanapin. Marami po ang mga bansa na sinakop noon. Kumakalimbawa ng halos lahat ng mga Southeast Asian nation, pati na United States, sinakop lang yan ng mga galing, kadalasan galing sa United Kingdom. So sa pamamagitan ng dahas, mapapasayo na yung property. Naalala ko nung araw, namatay yung tatay, ang aking lolo, ang tatay ni natatay. Meron silang kamag-anak na gustong kamkamin ang kanilang lupain. So sinubukan, ang tatay ko noon, siguro mga 10 anyos lang, 11 anyos lang. Yung kuya nila, pinakamatanda sa kanila, 12 anyos lang nung namatay ang kanilang ama. Itong walang atay, puso at balon-balunan na kanilang kamag-anak pa man din, gustong kamkamin yung lupa. Eh so, inarap siya ng tatay ko. Sabi ng tatay, ginuguhitan yung lupa eh. Sabi niya, Tiyong, tiyuhin pa man din kita. Pero subukan mo lang na lumagpas sa guhit na yan. Kasi property na namin ito eh. Pag-aari na namin ito eh. Eh, nagkanda ko bang lolo ko noon, mga kakilati. Eh, so na, pagtitinda ng tabako. Kung saan-saan nakakarating yung lolo ko, pagdating niya sa bahay, doon nila ni tatay, eh pinahirapan naman sila magkakapatid, kabibilang nung barya. Eh, diba, sinsilyo nung araw uso eh. Mamera ang uso nung araw. Mura palang bilihin eh. Well, anyway, hindi natuloy po yung pangangamkam na lupa nung kanilang tiyuhin. Pero ito'y yung regalian doctrine na wala na sa uso yun eh, noong mga panahon yun eh. Alam nyo kung bakit? Noong 1948, nagkaroon ng ipinanganak ang United Nations. Diba? At United Nations Universal Declaration of Human Rights. So, yung mga demokrasya na ngayon, yung umiira, protektado na. Pero teka muna. Yun pong Treaty of 1898, ala pa ho yung United Nations Declaration of Human Rights ng mga panahon yun. Pero, imbis na pati pagmimiari ng lupain ay kasama doon sa Treaty of Paris, saan binayaran ng US ang Spain ng 20 million pesos. No, ha? Ay, hindi isinama. Magtataka ka ngayon. Ay, hindi ba uso nung araw by conquest?
Di ba? Pagka nagupo mo na isang lugar, iyon na yun. Lahat ng nandoon, pati mama yan, iyon na yun. Pag mimiari mo na sila, mga alipin mo na sila, pero hindi ginawa ng United States yun. Hindi ko alam at hindi pa malinaw kung ano ang dahilan, pero pwede tayong magbigay ng ating kanya-kanya sa pantaha, kuro-kuro, palapalagay. At sa ganang akin, ayaw ng United States na kilalanin yung Regalian Doctrine. Pangalawa, bawal. Bawal sa kanilang saligang batas ng Amerika na sila ay magkakaroon ng mga alipin. Di ba? O magkaroon ng mga kolonya, colony. Of course, noong mga panahon yun, may mga alipin pa rin sa kanila. No? Pero, noong ginawa yung US Constitution, 1778, thereabout, nakasaad mismo sa saligang batas na in 20 years, ia-abolish na yung slavery. Eh, kaso mo, yung mga taga-South, ayaw. Kaya, nagpapawis muna sila ng dugo. Nag-civil war muna sila. No, ha? So, siguro sa ganung punto, kaya minarapat ng United States na kilalanin ang pagmimiari ng lupain sa bansa ng kung sino man, kanino nakatitulo. At syempre pa, ang pinakamaraming may lupain dito, yung mga parayli. Ay, hindi naman kataka-taka. Alam nyo naman, ang mga parayli nung araw, masyadong, kumbaga, sabi nila, kami lang kung naglilikha sa inyo, kayong mga hari, yung investiture, kung tawagin, kami ang pumuputong ng inyong corona. O kaya sumunod kayo sa amin. Ayan. Kaya pagka sinabi niya akin niya, di ba? So, ganun na nangyari. Pero nakita ng kano yung mga namumuno na dito sa ating bansa ng mga panahon yun. Sandali muna, sabi nila. Eh, kakaunti lang yung nagmimiari ng lupa rito at ang lalaki ng tipak ng kanilang pagmimiari. Eh, magiging sanhi ito ng kaguluhan. Di po ba? Kaya ang ginawa ng Amerikano nung mga panahon yun, kung saan Philippine Commission pala ang uso, hindi pa bicameral, unicameral. Ang Philippine Commission appointed lahat ng mga nandoon ng kano. Nung mga unang segwada, mga Amerikano lang nakaupo sa Philippine Commission until 1907, nagkaroon na ng bicameral at unti-unti na bicameral, yung Philippine Commission ang pinakasinado at yung mga elected na mga Pilipino dito naman sa Kamara de Representantes. Ha? Bandang huli, unti-unti nilang democratize ang Philippine Commission. Kalahati, mga elected na ng mga Pilipino, ha? So, hanggang sa history na, the rest. Anyway, noong mga panahon yun, noong 2004, nagkaroon sila ng Act No. 1120, ang Philippine Commission. Sabi nito, an act providing for the administration and temporary leasing and sale of certain haciendas and parcels of land commonly known as Friar Lands. Yun! Friar Lands! Right? For the purchase of which the government of the Philippine Islands has recently contracted pursuant to the provision of Section 63, 64, and 65 of an Act of the Congress of the United States entitled An Act Temporarily to Provide for Administration of the Affairs of Civil Government in the Philippine Islands and for other purposes, approved on the first day of July 1902. Ito yung Philippine Bill of 1902.
Ngayon, ano po ito nakapaloob dito sa ginawa ng Philippine Commission? Among others, di ba? Hindi lang among others. Ito ay specific. Ang gobyerno ng Pilipinas, Las Islas de Pilipinas, ngayong ika-22 araw ng Disyembre, 1903, ay pumasok sa kontrata, no? Kontrata with kasama ang Philippine Sugar Estate Development Company Limited, La Sociedad Agricola de Ultramar, the British Manila State Company Limited, at ang Recoleto Order of Philippine Islands para bilhin ang humigit kumulang 164,127 hectares of land na naroroon sa mga probinsya ng Laguna, Bulacan, Cavite, Bataan, Cebu, Rizal, Isabela, at Mindoro para sa kabuuang halaga na umabot ng 7,239,784.60. Yun po ang kabuuang halaga. Ito po yung presyo ng mga friar lands na binili ng kano para kang ino, para dito po sa mga lahing kayumanggi na walang lupain noong mga panahon na yon. Aha, at dito ay kanilang kinomisyon. Kinomisyon, ha? Ito pong mga legal firms, the firms ng Dilpan, Ortigas, and Fisher. Take note, ha? Ortigas. Kaya siguro may Ortigas dyan. Medyo, alam nila, kinalikot ng kinalikot ang proseso at mga dokumento para makamkam ang mga lupa. Hindi ko sinasabing kinamkam ng mga Ortigas dahil maari din kasi meron din naman silang kabayaran, kaukulang kabayaran sa pag-aasikaso nila ng mga lupa yun. Unang-una, gusto nilang makita actual kung yung mga lupain talaga ay existing. Ayun. Nagkaroon ng Ortigas. Nagkaroon ng Ayala. Ayala Land Incorporated. Naku, hindi ako nagkakamali. Ang kanilang chairman ng korporasyon na yan ay si dating Pangulong Luis Manuel L. Quezon. So there you are, mga kalayang kayumanggi. Ngayon, itong prior lands, ito'y bahagi ng 01-4. Diba? Alam, mother title, 01-4. Okay? So, iwanan muna natin yan. Puntahan natin yung mga makabagong, kung dati ay Regalian Doctrine, sa ating makabagong panahon, ang tawag naman dyan ay land grabbing. Land grabbing. Ito po ay pangangamkam naman ng mga lupain gamit ang salot na sistema ng justisya. Kalain mo yun. Wala silang kahirap-hirap, ha? Eh, nung araw, dun sa Regalian Doctrine, kailangan mo pang mamuhunan ng buhay. Kailangan mo pang utuin yung iyong mga general. O, general, ha? Gerahin natin yung bansang yun. Kapag nagupo natin sila, aba, meron kang sandamakmak na kwadro kilometrong lupain. Sandamakmak na square kilometers. Hindi lang square meters, ha? Square kilometers. Oh, ito yung party mo dyan, ha? Iba pa yung mga makukuha nating mga ginto at ano pang mga natural resources o ano pang mga ano bang mga tawag doon? Mga alahas, ha? At syempre, yung mga babae nila, huwag niyong patayin. Yan ang inyong mga fruit
of your labor. Di ba? So mabuti pa yung regalian doctrine dahil talaga namumunan sila ng buhay. Maging yung kanilang mga sundalo. Ganon din. Meron din silang kabahagi doon sa loot. Di ba? Pag ikaw ay panalo, ay lahat ng kung ano man meron doon, iyon na yun. Pero ngayon, sa makabagong land grabbing, sinisindikato na lang nila. Wala sila kahirap-hirap. Sinisindikato na lang yung mga husgado. Eh, paano pa kung ikaw ay governor? Ikaw ay mayor? Hindi nga ba't maraming mga governor at mayor ang lalapad, lalawak ng mga lupain? Saan galing yan? Land grabbing! Kinukutsa ba nila yung mga ahensya na dati-dati public land authority? Ngayon, ano na meron ngayon? DENR na. DENR ang pinakasusi para mo mapatituluan ang lupa. At pagkatapos, siyempre, ang tititulo noon yung LRA, Land Registration Authority. So, wala na silang kahirap-hirap. Hindi sila kailang magpapatulo ng isang patak na dugo. Hindi ka mukha sa regalian doctrine, no? Ay, naku. Ano ba namang klaseng buhay? Meron tayo dito sa bansang ito. Ay, naku naman. Ito. Prior lands. Malinaw yan kung nasaan, ha? 164,107 hectares. 164,167 hectares. Ayan, ha? Tandaan po natin yan. Hahanapin po natin sa kanila yan at babawiin pagdating ng trial by jury na uso sa bansa. Alam niyo po, dyan sa prior land nung araw, binibigyan ng prioridad yung pong mga nakatira na doon. Huh? Kung sino yung nakaposisyon at nakita ng public land authority na may nakatira o silang bibigyan ng pangunahing opsyon, nabili yung lupain na tinitirhan nila para matituluan ng tama o kaya i-list po nila. Nung araw, pagka hanggang ngayon naman eh, palagay ko hindi pa rin nababago ang ating kalakaran, matinong kalakaran dyan. Ha? Mayroon lang limit kapag ka ang bibilin mo ay residential lot. May limit lang. Hindi ka po pwedeng bumili ng 100 hektarya para lang gawin mo residential lot. At kapag ka naman, ikaw ay nag-list noong mga agricultural lands, aba, hindi lang para pansarili mong pakinabang, dapat. Ha? Dapat yung mga kababayan mo doon sa lugar, makikinabang din. Kaya ngayong Hacienda Luisita ibinenta sa mga kuhang ko. Bakit? Nangutang pa sila sa gobyerno para mabili yung Hacienda Luisita. At anong kanilang justification? Ito yung kalaunan na ipamumudmud na ipamamahagi namin ito sa mga tenants. Nangyari ba? Tenants o mga sakada? Hindi. Nagpatayan pa, kamo. Kasi nga, ang ating sistema ng hustisya naging trial by palakasan na. Alright. So, ito ang katakataka. Katakataka talaga. Itong prior lands, o itong mga nagbebenta, katulad din na Prenesa, ng mga prior lands, or, well, ang prior lands pala, bahagi din lang yun ng tinatawag na OCT 01-4. Original Certificate of Title 01-4. Tinutugis sila yung mga bibenta na ito. Ha? Pero, ano palang ginagawa ng gobyerno? Para protektahan ang sambayan ng Pilipino? Hindi. Para sila mismo ang kakamkam. Kakamkamin nila. At nagagawa nila yun, ha?
binibihisa nila ng legalidad sa pamamagitan ng mga city ordinance, no? At kung ano-ano pang mga palusot. Pati yung agrarian reform law. By the way, itong ginawa ng Amerikano, ito yung kauna-unahang palagay ko na masasabi nating agrarian o reform law. Hindi po ba? Meron dokumento na ginawa, pinirmahan si Pangulong Marcos. Taga 1978 siguro. During martial law. Kinilala. Itong OCT 014. May mga judge pa doon nakapirma. Oh, mga anim yata sila pumirma doon. So kinilala nila. Yun ang hindi ko maintindihan. Yun ang hindi ko matanggap pala. Batay sa aking sentido komun na yun ay may tama. Ah, bakit to kanyo? Bakit to kanyo? Eh, noong 1935, July 4, 1946, iginawad na ang ating kalayaan. So, kung para sa akin, gamit ang sentido komun, anumang pagmimiari ng sino man, lalo na yung pong inisyo na certificate of title, original certificate of title ng Espanya para sa mga Taglian, Taliano, o kung sino man sila, baliwala na yun. Ha? 1946, 2 years before pinanganak ang United Nations. So, kumbaga, noong mga panahong yun, umiiral pa ang tinatawag nilang Regalian Doctrine. Sa madaling sabi, ang buong bansa nung mga simula nung July 4, 1946 ay pagmimiari na ng mga soberanong Pilipino. Tayong lahat. No, kailangan lang natin gumawa ng kaukulang batas kung paano i-manage yung pong lupain ng mga Pilipino. Lupain ng mga soberanong Pilipino. Pero hindi. Nababoy. Nababoy. Kasi binalik nila doon sa o kinilala ni na dating Pangulong Marcos at iba pa. Dali. Tingnan nga natin kung sino yung mga nakapirma dito para lamang po sa inyong kaalaman dahil meron pa naman po tayong nalalabing oras. Oho, ito po yung hanapin natin dito. Right? Dali lamang po ha. Bear with me. Okay, I'm lupang hinirang. Oh, ito. Ah, hindi pala ito. Mali. Oh, isara natin 'yan. Ito po ay tungkol doon sa pinirmahan. Hindi ko na ihanda, no? Anyway, susunod na lang. Wala na tayo masyadong oras ngayon. Ihahanda po natin yan para maipakita po natin sa inyo kung ano yung legal na dokumento daw na pinirma ni na dating Pangulong Marcos para kilalanin ang OCT 01-4. Bandang huli, kita nyo naman kung ano nangyayari. Binabaliwala na naman ngayon ng gobyerno at tinutugis yung mga nagbebenta ng mga murang lupain para sa mga mamayan. Di bali sana, kung ginagampanan naman nila yung kanilang tungkulin ng gobyerno, no, para walang hindi magkakaroon ng squatter sa tinubuan lupa ang mga Pilipino. Pero hindi. E binibenta pa kamo nila. Pati yung fryer lunch na nasa kamay ng gobyerno, binibenta din ng mga hayop, mga buwaya. Anyway, hanggang dito po muna ating palatuntunan sa araw, gabi na ito. Ako pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, kitkilatis, lagari po lamang. God bless us all. God bless Philippines.